Magandang araw sa inyong lahat. Handa na ba kayong matutong gumuhit? Handa ka na ba ang matutong magpinta? Kung handa na kayo, simulan na natin. Oh, teka. Nakalimutan ko magpakilala. Ako nga pala si Sir Julius. Ang unang gagawin natin ay ang background. So ito ang technique. Gagamit tayo ng sponge. Yung sponge na ginagamit natin kadalasan sa pag-uurong. So ito yung sponge. Lalagyan natin ng kulay puti at konting kulay blue. Siguro nagtataka kayo bakit ito yung gagamitin natin. Pag gumamit tayo ng sponge, makakagawa tayo ng style na para bang nasa langit. At gamit ng sponge na ito, itadampi lang natin ito sa ating illustration board, kaliwa at pakanan. Huwag kayong kabahan sa paggamit ng sponge. Isipin nyo lang na nagpupunas lang kayo ng lamesa. Tandaan natin, dapat isang direction lang. Kaliwa, pakanan. At pwede nating lagyan ng konting tubig upang kumalat ang pintura. Siguro napapansin ninyo, nagmumukha na siyang kalangitan. Kakaiba itong sponge technique dahil una nating ginagawa ang background. Kadalasan kasi inuuna natin yung main object. So dito sa technique na ito, uunahin natin ang background upang maging mas malinis at mas maganda ang ating iguguhit. O ngayon, napansin ninyo, gamit ang magic sponge. Hindi, joke lang. Ito yung sponge na ginagamit natin sa pag-uurong. Nakagawa tayo ng larawan ng isang napakagandang kalangitan. Hintayin lang natin itong matuyo. At eto na. Mukha na siyang langit. Ngayon naman, ihahanda natin ang ating lapis. Mag-sketch tayo ng mga iba't ibang hugis. Una, gagawa tayo ng hugis bilog. Tandaan natin, pag mag-sketch tayo, ay malabo lang ang sketch. Upang sa ganon, pag tayo ay nagpinta mamaya, hindi babakat ang lapis. So ito na yung unang step. Gagawa tayo ng hugis bilog. Ito yung magsisilbing ulo ng ating ibon. Ngayon naman, gagawin natin ang pinakatuka ng ibon. Pansinin ninyo, gumawa ako ng linyang pahilis. At gumawa ako ng arkong linya. Pwede natin isipin na ito ay para bang hugis o letter D. So mapansin ninyo, yung tuka ay halos para bang letrang D.
At doon sa parting ulo, gumawa ulit ako ng letter D na nakabaliktad. At doon sa bandang pakpak, gumawa ulit ako ng letter D. Ang basic shape lang ng ating iguguhit na ibon ay letter D. Capital letter D na nakatagilid, nakabaliktad. At sa buntot naman, gumawa lang tayo ng halos hugis at sulok. Sana nasundan ninyo. Ngayon naman, pipintahan na natin ang ating nililikhang kobra. So mapansin ninyo, gagamit muna ako ng kulay puti upang kulayan ang iba't ibang parte ng ibon. Bakit natin kailangan gumamit ng kulay puti? Dahil mamaya, gagamit tayo ng iba't ibang kulay katulad ng dilaw o yellow na pag kinulay natin ng direkta sa ating illustration board ay pwedeng maging kulay green. Kasi ang background na natin ay kulay sky blue. So una kong kinulayan ang tuka ng ating ibon. Mapansin ninyo, ito ay halos iba't ibang hugis na pinagsama-sama. Pag nagpipinta tayo, sundan lang natin ang hugis ng ating pinipinta. Upang sa ganon, maging maganda ang stroke ng bawat pinta. Ngayon naman, ito naman yung kanyang pinakpakpak. Mapansin natin ito ay hugis dahon. So ganyan lang siya kadali. Diba, nakikita na natin, nagmumukha na siyang ibon. Alam niyo ba, napaka-importante ng mga ibon? Kasi sila ang tumutulong upang ikalat ang mga buto. Siguro nagtataka kayo, bakit kaya kami nagkaroon ng gantong puno? Bakit kaya tumubo ito? Ito ay sa tulong ng mga ibon. Kaya dapat papahalagahan natin sila at hindi hinuhuli. Ngayon naman, ihahanda natin ang ating pinturang kulay itim. Ito ang magiging kulay ng katawan ng ating ibon. So mapansin ninyo, gumawa lang ako ng pakurbang linya. Ito yung ginawa natin kaninang letter D. Kung pakurba ang ating ginuhit, dapat pakurba rin ang pagpipinta. Kung padiretso naman, dapat padiretso rin ang pagpipinta. Sundan lang natin ang hugis ng bawat parte ng ating ibon. Pwede tayong gumamit ng mas maliit na brush kapag magpipinta tayo ng mga detalye upang hindi lumagpas ang ating pinta. Tanda natin, pag tayo ay nagpipinta, mag-relax lang tayo. Dapat i-enjoy lang natin ang bawat parte, ang bawat pagpupunas, bawat stroke ng ating brush at pintura. Ngayon naman, ang gagawin natin ay yung kanyang pinakadapuan o yung sanga ng puno. Mapansin ninyo, gumawa lang ako ng parabang letter Y na nakabaliktad o nakahiga. So letter Y na
Higa. Gagamit tayo ng dilaw, konting pula, at katuldok na itim para makagawa ng kulay brown. Ito yung gagamitin natin sa ating sanga. So ito yung letter Y na nakahiga. Tandaan natin, madali lang naman matutong gumuhit. Alam niyo ba kung anong sekreto? Mag-enjoy lang kayo sa bawat guhit na gagawin ninyo. Ngayon naman, gagawin natin ang mga bulaklak at mga dahon. Gagawa lang tayo ng hugis dahon at hugis bulaklak. Paano gumawa ng hugis bulaklak? Gagawa lang tayo ng 5 bilog na magkakadikit. At ito na, nakagawa na tayo ng bulaklak. At magdadagdag na lang tayo ng iba pang detalye. Alam niyo ba, napakaganda ng pagpipinta kasi hindi ka lang nag-e-enjoy, pwede rin itong makabawas ng stress. Mapansin ninyo, kinukulayan ko ulit yung mga kulay puting parte upang sa ganun ay mas tumingkad ang kulay natin mamaya. Gamit ang pula at puti, makagagawa tayo ng kulay pink. Yung kulay pink, ito yung magiging kulay ng pakpak ng ating mahiwagang ibon. Kung iisipin natin, yung pakpak ng ibon ay tila ba hugis mangga. O, diba? Pag nagpipinta tayo o gumuguhit tayo, huwag nating iisiping mahirap yung ating ginuguhit. Kasi ang mga sikreto para malaman o matuto ng pagguhit ay simple lang. Una, dapat marunong tayong gumawa ng mga linya. At ang pangalawa, kailangan kaya mo rin gumuhit ng mga hugis. Bakit? Ang iba't ibang hugis ay binubuo ng iba't ibang linya. At pag marunong kang gumawa ng hugis at linya, katulad ng ginagawa natin ngayon, pwede ka na rin matutong gumuhit. Dahil ang mga larawan ay binubuo ng iba't ibang hugis at iba't ibang linya. O ngayon naman na, napansin natin, kinukulayan ko naman ng kulay puti yung mga bulaklak at dahon. Thank you.
Pwede rin kayong maglagay ng iba't ibang bulaklak na gusto ninyo. Kayo na yung bahala. Kung gusto ninyo ay rose, sunflower, kayo yung bahala. Pwede nyo siyang dagdagan. O baka nagtataka kayo, baka magtanong kayo, Sir, bakit ganun? O Kuya Julius, bakit ganun? Bakit kailangan pintahan muna natin ng kulay puti yung mga dahon at bulaklak? Katulad ng sinabi ko kanina, dahil ang ginawa nating background ay sky blue, kailangan nating kulayan ng kulay puti ang mga bagong bagay na ilalagay natin upang sa ganun mas umangat sila kapag kinulayan na natin ng ibang kulay. Sabi nga ng iba, pag nagpinta tayo dapat matitingkad na kulay ang gamitin natin. Bakit kaya? Kasi pag gumamit tayo ng matitingkad na kulay, masaya ang mararamdaman ng mga tumitingin. Pero pag gumamit tayo ng mga madidilim na kulay, naku, baka malungkot yung mga titingin sa ating mga pininta. Oh, nakita nyo ba? Dilaw na dilaw ang tuka ng ating ibon. Kasi gumamit tayo ng kulay puti na pintura, o pinatong natin dito ang kulay dilaw na pintura. At maglalagay tayo ng konting kulay pula sa taas ng tuka at imimix natin o ihahalo natin, ibe-blend natin sa parte ng tuka. Mapansin ninyo, ang pula pag hinalo sa dilaw ay magiging kulay orange. Tama. Mapansin natin, gumagamit ang Kuya Julius ng blending. Ano ba yung blending? Ito yung paghahalo ng dalawang kulay. At nagkakaroon siya ng parabang pag-angat o pag-emboss. Parabang nagiging 3D yung itsura kapag may kulay. Kasi nga, nagkakaroon siya ng kapal. O ngayon naman, kukulayan natin ng dahon. Ano ang color combination nito? Blue at yellow. Pag ang blue, hinalo mo sa yellow, ay magiging kulay green. O, paalala pala, pag nagpipinta tayo, siguraduhin nating malinis ang ating lamesa. Kasi pag nagkala tayo ng pintura, kurot tayo ni nanay sa tagiliran. Masakit yun. Kuya Julius, paano naman magiging paano magiging mas light yung green? Paano magiging yellow green? Ang gagawin natin, dadamihan natin ang kulay yellow, color yellow, mas marami kesa sa color blue. Pag gusto naman nating mas dark green, mas marami ang blue. Ngayon naman, ang ginagawa natin ay bulaklak. Gumamit tayo ng kulay pula, color red. O, diba? Bagamat hindi pa siya tapos, nakikita na natin na ang ganda ng kinakalabasan ng ating pinta.
ko, narinig niyo yun? Tumitilaok na yung ibon. Nagiging makatotohanan na yung ating pinipinta. May sound effect pa. Narinig niyo yun? At ito na, iguguhit natin ang mata. Gagawa lang tayo ng hugis bilog. Pag gumagawa tayo ng mata, tandaan natin dapat merong parte na kulay puti para magmukhang may kintab o magmukhang buhay yung ating pinipinta. O ngayon naman, pagandahin natin yung pinakatuka ng ating ibon. Magdadagdag lang tayo ng konting detalye. Nakakasunod ba kayo? Kung nahihirapan kayo, pwede kayong humingi ng gabay o tulong sa inyong mga magulang. Alam nyo ba, ang pagpipinta ay napakagandang banding ng magulang at ng anak. Malay nyo, magaling pala gumuhit ang tatay ninyo. Malay nyo, mas magaling pala gumuhit si nanay. Pwede nyo silang tawagin at sabay-sabay tayong magpinta. Ngayon naman, napapansin ninyo, naglagay na ako ng outline. Nilagay natin ang outline para mas umangat yung ating subject. Para umangat yung ating naipinta. Babakatin lang natin yung mga side ng ating ibon. Lalagay natin ng konting detalye ang kanyang pakpak. O, diba? Mukha na siyang pakpak. Pero hindi naman siya mukhang Chicken Joy. Baka naman nagugutom na kayo. Baka Chicken Joy nang naisip ninyo. Pero huwag kayong mag-alala. Malapit na rin kayong makakain ng Chalimak. Ngayon, mapansin ninyo, naghahalo ako ng dilaw at pula at nakagawa ako ng kulay orange. Naglagay lang ako ng konting detalye sa gitna ng bulaklak upang magkaroon ng karagdagang dekorasyon. At mas gumanda ang ating bulaklak. O diba? Nakaka-good vibes yung ating pinipinta. May ibon ka na, may bulaklak ka pa. O, magdagdag pa tayo ng iba pang dekorasyon sa ating bulaklak. Yun, malapit na tayong matapos. Paalala mga bata, kahit sabihin natin malapit na o pwede na tayong lumabas ng bahay o nagluwag na ang ating barangay, sana manatili tayo sa ating
tahanan. Dahil mas ligtas tayo sa loob ng ating bahay. Mapansin ninyo, nagpatuloy ako sa paglalagay ng mga detalye sa bulaklak. Ang ginamit ko naman ay kulay puti. Gumawa lang ako ng mga nakahilis na linya upang magmukhang dahon. At dagdag lang ng konting mga detalye pa para maging maganda ang kabuuan ng ating pinipinta. O kaysa maglaro tayo sa labas, magpinta na lang tayo. Naging ligtas pa tayo, naging talentado pa tayo. Dagdag ng detalye. Kulay. O mga bata, tandaan ninyo ha. Ang isa pa ulit na technique na ibibigay ni Sir o ni Kuya Julius sa pagpipinta ay napakasimple. Kung gusto nyo talagang gumaling sa pagpipinta, meron akong tatlo pa ulit na sikreto. Pero hindi na sikreto kasi sasabihin ko na. Ang tatlong sikreto para gumaling sa pagpipinta ay ang una, practice. Pangalawa, practice ulit. At yung panghuli, magsanay. Magpractice, at magsanay. Sana may natutunan kayo. Sana nag-enjoy kayo. At sana kung ano yung matutunan ninyo ngayong oras na ito, ibahagi nyo rin sa inyong mga kaibigan, kapatid, at magiging kaklase. Dahil ang saya, nakakatuwa ang pagpipinta. Naglagay lang ako ng mga konti pang linya, mga kulay puti na linya upang magmukhang highlight o magmukhang mas buhay yung ating ibon. Mga bata, ihalin tulad natin yung sarili natin sa mga ibon. Alam nyo ba ang mga ibon? Pagkapanganak sa kanila, hindi pa sila basta-basta nakakalipad. Dumadaan sila sa mga proseso. Katulad natin, meron din tayong mga proseso na pagdadaanan bago makalipad o bago maabot yung ating pangarap. Tandaan lang natin, huwag tayong sumuko. Madapa man tayo, patuloy tayong tumayo. At nakakasigurado ako, kahit gaano pa kataas yung iyong pangarap, makakaya mong abutin. At dito na natatapos ang aking painting tutorial. Sana nag-enjoy kayo.